Kaya mga kalapati sa naso, meron tayong isusurvive ngayon na ibon. So hindi ko alam anong klaseng ibon to mga kalapati, sobrang liit niya. Siguro one of the smallest bird meron tayo dito sa Pilipinas mga kalapati. Ay accidentally, so hindi ko po sinasadya ito ha, na aalagaan. Not for the content only mga kalapati, but to survive the bird. Alright? So explain ko sa inyo kung paano, samahan niyo ako, let's go! Ayan, maulang araw na naman sa ating lahat mga kalapatids. Alright? So ayan, kung napansin nyo rito na part, ayan, medyo luminis, ano? Nakita natin yung likod na part ng ating stock loop. So bali kasi, pinagpuputol ko yung mga punong kahoy dito, yung mga laman na nandito, kasi sobrang tataas na nila mga kalapatids, ano? At the same time, kapag maulan, sobrang daming lamok. Alright? So magiging cost yun kasi ng ano eh, ng pagkabulutong ng ating mga alaga. So makikita natin medyo masukal. So nilinisan ko, alright? Pinagpupuputulan kanina nung medyo tumila yung ulan, so halos di pa nga tapos eh, kasi may mataas pa na to, ito papatanggalin ko pa to, kasi lalagyan ko yan ng ano, ng tolda yung kabuuan na yan. Dati may tolda yung likod na part na yan, kaya lang nasira na, gawa ng ulan araw na expose, so nasira. Malas, bibilan na lang ulit natin ng panibagong tolda para hindi sila ano masyadong rekta sa hangin dito sa likod, so walang control ano, kumbaga siyempre madaling tamaan ng sakit yung mga ibon natin kapag ganun ang nangyari. So ito tinagtatanggal ko to. At di ko inaasahan mga kalabas dito na part is meron tayong nest na nakita. Ayan o. Alright. At hindi lang siya basta nest mga kalabatids. Meron din siyang ano, yung bird sa loob. Ayun o. Parang mga halimaw. Gusto nyo mga maliliit. Ayan o. Ewan ko nakikita nyo dyan ha. Ayun o, ayun o, ayun o, ayun o. Makatakot, baka gilaw, go, hawakan. Ayan o. Gusto nyo yung marimar na yan. So hindi ko inaasahan na meron dito. So naputol ko na yung mga puno. Alright, and wala naman ako paglalagyan dyan. At siguro malabo naman na din nabalikan dito ng mga magulang itong kanilang inakay. Kasi kung lalagay ko man dito na part dito, so masyadong exposed, sad to say mga kalapatids, na hindi sila masusubuan ng kanilang ina. So kawawa naman ito kapag ayan, kawawa naman sila kapag hindi nabuhay, hindi man lang sila nakalipad sa mundong ibabaw, ano? Yun ang purpose nila para lumipad dito sa impapawid, tapos hindi nila mararanasan. So masakit yun para sa atin, para sa kanila lalo na. Gagawin natin, tatanggalin ko lang. And then subukan natin siyang ano, hindi ako sure sa gagawin kong ito ha. Yung naipit pa dun, oh. Hindi ako sure sa... Wait lang. Yun. Hindi ako sure sa gagawin ko mga kalapatis, ano? Pero wala akong magawa. So wala akong choice kundi tulungan silang mabuhay. So, ito yung mga ibon. Medyo marami eh. Ayan sila oh. Ayan oh. Yun. Oh. Ayan. So medyo paano na sila. Medyo may balahibo na. Nakikita na yung balahibo. Pero hindi ko pa rin sure kung anong klaseng ibon to. Alright? Kasi kung ibong ano to, ibong balay, kung tawagin dito sa amin, bilit balay sa Ilocano. So hindi naman ganito yung klase ng bilit balay eh. Medyo malaki talaga yung mga tukanon sila, tas may mga white sa peak. Eto wala kasi, ayan o. Comment down mga kalapatids kung anong klaseng ibon to. So pwede lang natin gawin dito sa ibon na to is isurvive nga. At isa lang ang naiisip kong paraan kung paano natin siya may susurvive is sa pamamagitan ng pag-handpeed mga kalapatids, ano? Pero hindi ko sure kung ito ba is matuturuan talaga at may dumating tayong mga tropa. So ito nga, as I said mga kalapatids, ito si Dags nag-handpeed eh. So ito si Dags mga kalapatid, na-experience na niya mag-handpeed ng African love birds. So ito ba Dags? Baka may idea kung paano pre yung ano, kung paano, kumbaga, pwede ba siyang i-handpeed talaga yung mga gantong klaseng ibon? Oo nga, lahat naman ng ibon daw. I-handpeed? Tagaan lang ako. Yung tiyagaan lang daw mga kalapatids, ano? Pero titingnan natin, for the first time ever, gagawin ko to. Not for the content only, but for the birds. Para may save namin sila. Para may save natin yung buhay nila. Maano ko man lang sila, mapahaba ko man lang yung pakpak na matuto silang lumipad. So yun na lang yung bawi ko sa kanila as na hindi ko nga sinasadya na maputol yung kanilang pinalalagyan mga kalapatids. Oo, for the sake lang naman din kasi ng mga alaga ko. Eh, syempre, ayoko rin naman malamok or whatsoever na pagdapuan ng mga anong klaseng insekto, yung mga halaman na medyo matataas na mga kalapatids. Nandito na din lang si Dags na naka-experience. Tanong natin kasi wala akong idea sa hand feeding eh. Meron naman,
So, may napapanood na ako mga kalapats. Pero yung magiging specific, kailangan ng mga bagay, mga factor para mas hindi tayo mahirapan mga kalapatid is ano dags? Ano yung mga kailangan, pre? Real talk ka, real talk. Pag batang ganyan, kailangan mo ng kwan yung pantrok gumilitan. Ay, yung syringe! Oo, oh, yun. Syringe, pero yung papalitan yung needle niya. Hindi siya needle, parang hose na maliit. Oo, oh, yun. Para masubuan. So, yun yung unang factor para matulungan natin silang mabuhay. Pangalawa, ilawan mo para sure. Ilawan. Oh. Pwede siguro sa gantong ilaw lang? Pwede lang. Medyo ilalagay ko lang malapit dito sa sabit ng ato. And then, paano to? Isasabit ko lang ba ito na ganito? Paano? Paano nga yung gagawin? Maglagay ka ng kwan nila ng kubad na kwan, parang box. Ay, pangapat? Sorry, ito yung pagkain. Pagkain? Bakit bayuan lang? Tapos tunawin. So yun, may takip mga kalapatids. At ito mga kalapatids, hanap lang tayo ng pambutas yan and then bubutasan natin siya ng marami para may ventilation mga kalapatids para kahit na nakatakip, eh makakahinga ng maayos yung ating mga yahanpid mga kalapatids. Sa pagkatapos yan, pumunta na sa pinakamalapit na patistisan para makahingi ng kusot mga kalapatids na siyang gagamitin na natin alternative na pinakang nest nila mga kalapatids para hindi sila gaanong madumihan. Okay. Opo. Gail. Namamatak mo lang dito ka? Kusot. Ito, goods na ito mga kalapat siya, no? Para hindi naman masyadong pino. Pagka magpapalitan natin sila ng ano? Ayan, tadasigin lang natin. Magpapalitan natin sila ng pugad. Malapit lang kukuha na natin. So, hindi hassle. So, ito mga kalapat, goods na yung kanilang ano, lilipatan. Nakain ako. Alright? So, hindi pa naman sila ganong ano, gutom eh. Kasi, ayan, busog na busog pa. Maliit nga lang sila. So, ibig sabihin, maliit lang din yung kanilang ano, ayan, yung kanilang butche. Ang butche nila nasa taas. Okay, diba normal na butche mga kalapas nandito sa babaan dyan? Sila is nasa taas. Ayan o. So nga, hindi na sila ililipat. And then, siguro bukas or mamaya, bibili tayo ng bayo para tutunawin natin, nalagyan natin syringe. Tapos, subuan natin silang sipul-sipulan mga kalapatids. O, yan o. So hindi naman sila ganong rerekta sa hangin dyan. Gawa ng, ayan, cover naman sila. Tapos makakahinga naman sila, may ventilation. So, dyan na muna sila ganyan. Alright, siyempre yung takip, binutasan din natin para makahinga rin sila dyan, oh. Tapos, kapag magpapailaw tayo sa gabi, sasabit lang natin siya dito, no? Yan. Pero para medyo mainitan siya sa araw, mga kalapatids, oh. Ah, para medyo mainitan siya sa ilaw ng ano, ng ilaw. Tapos, pag umaga, magmaaraw, pwede natin sila isabit gawin dito na park. Para naman medyo mainitan sila kasi yun ang kailangan nila. Pero as of now, ayan. So, na-save naman na natin sila. Nasa mabuting kalagayan na sila, mga kalapatids. Ah, maganda kasi yung ganito. Nakikita mo yung, ano, kahit nasa loob sila. Nakikita mo, unlike kapag cover na, katulad nito, ayan. So, hindi na natin makikita sila. So, mas maganda, transparent. Oh. So, maganda rito, mga kalas, paglaki nila. Subukan natin i-pre-flight. Pero kung dito naman talaga kaya, so, i-release natin sila as soon as possible, mga kalapatids. Makita lang natin na kaya na nila. Kaya na nilang tumuka na solo kahit di na sila i-handfeed. So siguro chance na yon para i-release sila, makabalik sila sa freedom, sa impapawid mga kalapatids. Dito natin sila ilalagay. Ayan, kapag lalo pag gabi. So pag gabi naman kasi nag-iilaw tayo. Kaya ito, for example, pailawin mo ikong. Yun. So mainitan sila pero hindi sobrang rekta. Gawa ng ito ha, may harang. Pero makakapasok pa rin yung init na kailangan nila, o di ba? So yan yung much better na gagawin natin para talagang ano. Kailangan kasi talaga nila, lalo pag mga baby, kailangan pa lang medyo comfort na ano ng magulang. So, di natin mabibigay yon kaysa limliman naman ni Ikong, baka nagbasit ni. Ito mga kalapatids, ayan, nakikita namin sila na ano, na gumanganga na ano. So, ngayon, ginawa namin, nagbabad na ako ng bayo 2, ayan, ay bayo 1 rather, na tinubigan para mas madali nila makain. And then, bumili na rin ako ng syringe, katulad nga na ito, tinanggal lang namin yung needle niya. Para madali naming ano maipasok. So ito tuturo ni Dax kung paano yung ginagawa niyang free flight. Para so na nakita yung manganga na. So sige pre, subukan nga natin kung effective yung gagawin natin. So ito yung ganito yung first step para ano. Sa una pre, hindi talaga yan magaano no, hindi talaga yan bubuka. Hindi talaga siya nganga kaya kailangan yung medyo ano. So hindi naman siya sinasaktan. Yan, sinusubukan lang na ganun. So kapag ano, kapag nasanay siya, eh kapag sumipol ka, sasanayin mo rin siya mga kalas para ano kapag alam niya yung signal. Pagka may signal ka na nakakain na siya, sisipol ka lang. Alright? Tanga siya nganga. Ayun o, oh, kita nyo, kinululunok nyo. So lahat yan, kailangan natin gantuin para mabuhay natin sila mga kalapatids. Kasi kung hindi, eh kawawa naman sila.
Thank you.